Hi everyone! Welcome back to our channel! Last time, ay pinag-usapan natin kung bakit ba mahalaga ang involvement ng parents sa reading development ng ating kids. By the way, the word parents here includes guardians at pwede ding tatay at kuya. This time, pag-uusapan natin kung paano mag-uumpisa pagturong magbasa. Mahalaga na bago nating umpisahang turuang magbasa ang mga bata, ay matablish muna natin ang foundation ng isang matagumpay na pagbabasa o yung tinatawag na pre-reading skills. Narito ang 5 pre-reading skills na kailangan para maging mahusay bumasa ang mga bata. Number 1, motivation to read o may kagustuhang bumasa. Kailangang siguraduhin nating handa at motivated na ang mga bata na magbasa. Dapat ay nagpapakita na sila ng interes sa mga libro at sa mismong pagbabasa. Nawiwili at natutuwa silang marinig nang nagbabasa ng malakas o read aloud at nagkukuna rin na marunong na din siyang magbasa. Ibig sabihin, sa stage na ito ay motivated or handa na siyang magbasa. Paano naman natin silang mamomotivate? Una, hayaan silang pumili ng librong gusto nilang basahin. Sa ganitong paraan, ay mabuboost natin ang interest nilang magbasa. Pangalawa, gawing everyday habit ang pagbabasa sa kanila. Pangatlo, kailangan ay very enthusiastic, masiglang masigla ka sa pagbabasa ng kwento sa kanila. Parang ganito, one day, there was a boy named Peter. Kailangan munang ma-develop ang language skills ng isang bata bago siya matutong magbasa para ma-describe niya ang mga bagay sa paligid at ma-share ang kanyang ideya at kaalaman. Kailangan ay na-build na ang speaking at listening skills niya. Dapat ang isang bata ay may kakayanan ng masagot ang mga simpleng tanong sa isang istorya, maisalaysay muli ang napakinggang kwento sa sariling salita, at may larawan ng mga tauhan, lugar at oras ng pangyayari. Paano mo naman siya matutulungang ma-develop ang kanyang language skills? Una, pwede mo siyang tanungin ng open-ended questions tulad ng, ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Pangalawa, hayaang ikwento muli ng bata ang pangyayari gamit ang puppet o ikwento sa iba. Pangatlo, ikayati ng bata na lumikha ng sarili niyang kwento. Pwede rin tayong gumamit ng iba pang activities na magde-develop ng oral language tulad ng pagpapalarawan ng libro at tauhan. Sa ganitong paraan, mauhubog ang kanyang pakikinig at pagsasalita, pati na ang kanyang vocabulary. Mahalaga din na alam ng mga bata kung paano humawak ng libro. Dapat matutunan nila ang tamang paghawak, paglipat ng mga pahina, direksyon ng mata from left to right, top to bottom, and parts ng isang libro. Ano ang pwede nating gawin? Una, i-model ang tamang paghawak ng isang libro. Ituro isa-isa ang cover page, title, at author. Ipakita din kung paanong gumagalaw ang inyong mga mata habang sinusundan ang mga salitang binabasa from left to right and from top to bottom. Mahalaga na oriented siya sa print materials para alam niya kung saan siya mag-uumpisa. Mahalagang skill ito para hindi siya matakot magsimulang bumasa. Kaya nga dito pumapasok ang kahalagahan ng print-rich environment or yung surroundings na marami siyang makikitang pwedeng basahin. Number 4, phonemic awareness. Gayun din, mahalagang ma-develop sa kanya ang phonemic awareness o yung kakayahang ma-identify ang tunog kahit walang nakikitang printed letters. Halimbawa,
kaya niyang malaman ang initial sound ng salitang mais. Mais. Hindi natin ituturo na ang sound ng letter M ay M, kung hindi M. Ano ang pwede mong maitulong sa kanya? Bumasa ng simpleng text na may paulit-ulit na salita. Gumamit ng rhyming words tulad ng mat, sat, rat, set, bet, met. O alin ang di katunog? Met, set, let, some. Makatutulong sa inyo ang mga materials natin sa https://bit.ly/3bmxdto-reading-materials. Isa pang dapat nilang matutunan ay ang alphabet knowledge. Kailangan nilang matutunan na ang bawat letra ay may pangalan, maliit at malaking titik, may iba't ibang tunog, at iba-iba ang paraan ng pagsulat. Ano ang pwede nating maitulong sa kanya? Una, ay maturuan siyang mag-identify ang letters of the alphabet. Ikalawa, name the letters o pangalanan ang bawat isang letra. Ikatlo, maturuan silang tunugin ang bawat letra kung Filipino at bawat consonant kapag English. Halimbawa nito ay letter M, M, M. Ang letter N, N, N. At ang letter G, G, G. Ikaapat, i-match ang small at big letters. Ikalima, isulat ang mga letters maging ito ay maliit at malaki. At ang panghuling pwedeng maitulong sa kanya ay ibigay ang una o huling letra ng isang object or picture. Ngayon na alam niyo na ang mga basic pre-reading skills na madedevelop sa isang bata, malaking bagay ito para sa matibay na reading foundation. Di ba't madali lang? Kaunting tiyaga at syempre, may kasamang pagmamahal ang kailangan para matuto silang magbasa. Whoops! Excited na ba kayo sa susunod nating session? Pero syempre, bibitinin muna namin. Sa susunod ay pag-aaralan natin yung tinatawag na Big 6 Reading. Pwede niyong i-share ang video nito at ikayatin pa ang iba na maging part ng ating advocacy na every parent, our reading teacher. Hanggang sa muli,